So what's up mga Lodi, it's johntv here. Sa video na ito ating pag-uusapan ng tungkol sa 7-Eleven. Ikaw ba ay nagtataka kung bakit walang CR sa 7-Eleven? At bakit mahal ang mga bilihin doon sa 7-Eleven? At paano ba ito nagsimula? At sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa kasaysayan ng 7-Eleven. Sino ba ang may-ari ng 7-Eleven? Kaya halika na ating alamin at tuklasin. Let's go! Nagsimula ang 7-Eleven noong 1927 na isang ice house shop o tindahan ng bloke ng yelo. Naisipan ni John Jefferson Green na paglalako niya ng yelo ay isama kaya ang itlog, gatas at tinapay. Ito may naaprobahan ni Josie Thompson. Si Josie Thompson ay isang simpleng tao na nagsimula sa mababang uri ng pamumuhay ng panahon niya. Dahil sa sipag at tiyaga ni Joe Thompson, napatayo niya ang Southland Ice Company at ito'y naging Southland Corporation na matatagpuan sa Dallas, Texas. At noong 1928, si Jenna Lira ay nagbili ng isang souvenir sa Alaska na kung tawagin ay totem. Ito ay naging attraction ng mga customer dahil sa suggestion ni Jenna Lisa, nagpalit ang kumpanya ng pangalan mula sa Ice House Shop, ito'y naging Totem Stores. Dahil sa experiment ni Joe Thompson, ay naaprubahan niya ang Totem Store at naging maganda ang takbo ng kanilang kumpanya. At noong 1931, nabankrap naman ang kumpanya ni Joe Thompson. Dahil sa nangyari, nakipag-ugnayan agad siya sa kanyang banker teller na si Overton Jr. Natulungan naman siya agad na pautangin ng pera upang makipagsimula ulit sa kanyang negosyo. At noong natanggap na ni Joe Thompson ang pera, siya ay nagtaka dahil sobra ito ng 7 cents. Dahil sa sintimong iyon, nagbukas ang kanyang isipan na panahon na para palitan ang pangalan ng kanilang kumpanya. At noong 1946, matapos ang pandigmaang pandaydig, pinalitan na nga ni Joe Thompson ang pangalan ng kumpanya. Mula sa Totem Store, pinalitan na itong 7-Eleven. Dahil sa panahon na iyon ay katatapos lang ng digmaang pandaydig. Kaya 7-Eleven ang pinalit ni Joe Thompson dahil ang oras ng trabaho sa kanyang kumpanya ay mula 7 a.m. to 11 p.m. dahil iyon ang pinakamahabang bukas ng convenience store sa Amerika noong panahon niya. Naisipan ni Joe Thompson na maraming bumibili sa gabi kaysa sa araw. At nung pasara na ang 7-Eleven, maraming football fans na pumunta sa 7-Eleven para bumili ng makakain. At sa dami ng football fans na dapat ay sara na ng kanilang store noong 11 p.m, inabot sila ng umaga. Dahil ngayon, naisipan naman ni Joe Thompson na gawin itong 24 hours para mas maraming customer ang bumili sa kanila. At noong 1971, nagpatayo sila ng isang branch sa Fort Worth sa Dallas at isa sa Las Vegas, Nevada. Ang kauna-unahang lisensya ng 7-Eleven ay inaprubahan noong 1968 kasama ang Grabco Incorporated of Saginaw sa Michigan. At noong 1980s, ang Southland Corporation at board member dito ay nagkasundo na i-turn over ang kumpanya sa Thompson family. Dahil binabuti ng Southland board member na mga siwa ang kumpanya ni Joe Thompson at ang sarili nitong pamilya. At noong 1987, si John Philip Thompson at Joe Thompson ay hinirang na chairman and CEO ng 7-Eleven na merong stock value na $5.2 billion. At noong October 1990s, hindi inaasahan ni Joe Thompson na malulugi muli ang kanyang kumpanya. Dahil sa nangyari, agad nakipag-ugnayan si Joe Thompson sa isang Japanese affiliate na Ito Yukado. Ang Ito Yukado ay nasa Japan na pinagkasunduan ni Joe Thompson at ang affiliate company na ito na 70% ng kumpanya ay control ng mga Hapon. At noong 1991, mula sa pagkabankrap ng kumpanya, si Joe Thompson ay mayroong 5% na natitira at ang kanyang pamilya sa bangko na naitago noong panahon na siya ay nabankrap. Dahil sa bankrupt problem ni Joe Thompson noong panahon niya, at noong 1999, mula sa Southland Corporation, ginawa na itong 7-Eleven Incorporated mula sa kasunduan ng affiliate company ni Joe Thompson ang Ito Yukado. Ngayon, meron na silang 68,000 store nationwide. Bakit nga ba walang CR sa 7-Eleven? Dahil ang konsepto ng 7-Eleven ay on the go lang, pang mabilisan lang ang pagbili dito.
Pero hindi totoo na walang CR ang 7-Eleven, meron silang CR. Yun nga lang, sa empleyado lang ito. Bakit nga ba mahal ang mga bilihin sa 7-Eleven? Kasi lahat ng produkto ng 7-Eleven ay nagmumula sa Dallas, Texas. Dolyar ang pera na palitan natin, peso sa dolyar. Mas mahal kasi ang dolyar sa peso. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please subscribe at hit mo na din ang notification bell para lagi kang update sa mga bagong video na gaya nito. God bless, keep safe always!